minamahal. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo na po ay dadako po sa pagiginig ng salita ng Diyos. At sa oras na ito, tayo po ay magkaisang manalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, aunang dalangin na kami, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, narito kami nagpapasalamat sa gabing ito na malaya kami makapangaral na iyong salita, O God. At dalayan ko po, Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang iyong banal na salita sa gabing ito. Langisan mo po at pagpalain. Alisin ang mga dlang gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Purihin po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po ituloy-tuloy na po sa ating pong pagkikinig ng salita ng Diyos. Sa gabing ito, mga minamahal, tayo po makinig ng salita ng Diyos at ang ating pong topic. Ito pong tinatawag na rapture. Rapture. So itong rapture, mga minamahal, ito ay sa banal na kasulatan, the word rapture, mga minamahal, is derived from the Latin word rapto, which means caught up or caught away. Basahin po natin ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Sabi po ng Biblia, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever with the Lord." Verse 18. Sa 18 po mga minamahal, sabi po ng verse 18, "Wherefore comfort one another with these words." So, ito po mga minamahal sa Tagalog. Basahin natin sa wikang Tagalog, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 and 18. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa hingis sa Tagalog, "Kung magkagayon tayong nangabubuhay, nang natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman." Sabi ng verse 18, mga minamahal, kung kaya't mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So itong ating pag-aaralan sa gabing ito, tinatawag na rapture. Ito pong rapture sa maliwanag, sinabi ng ating narinig, ito yung tinatawag na caught up or caught away. Ibig sabihin, pagdagit sa mga banal, mga minamahal. Ibig sabihin, bago mag-take ang rapture, yung mga taong nanglilingkod sa Diyos na nalibing na o namatay, sila'y magbabangon muli. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, mga minamahal, verse 15. Sundan natin sa verse 15, mga minamahal. Sabi po ng verse 15 sa Tagalog, mga minamahal, sabi po, "Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nga titira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa mga sa anumang paraan sa mga nangatutulog." At ang sabi ng verse 16, mga minamahal, "Sapagkat ang Panginoon din ang babang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli." Ito po, "Kung magagayon tayo na nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman." Ito po mga kapatid, ang rapture. Ito yung tinatawag na blessed hope, tinatawag na mapalad na pag-asa. Sapagkat ang iglesia, meron pong tinatawag na blessed hope. Yung ang mapalad na pag-asa ng iglesia, ito yung tinatawag na rapture of the church. So yung rapture, mga minamahal, sa isang sabi ng Biblia na in the voice of archangel, mga minamahal, tayo po na nangabubuhay ay aagawin kasama ng mga tinatawag na mga nangalilibing o nangatutulog, yung mga naglilingkod sa Diyos.
sila po ay makakasama natin sa tinatawag na rapture. So tayo po'y kukuning buhay at sasalubong sa mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tinatawag itong blessed hope, mapalad na pag-asa ng mga church ng Kristiyano, sapagkat sa daigdig na ito, mga kapatid, ang daigdig na ito ay bago magkaroon ng tinatawag na tribulation, yung kapigatian, tayo po'y i-rapture ng Diyos, kukunin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, mga aliwan kayo sa mga salitang ito. So comfort one with another with these words. Ibig sabihin, mag-comfort, mag-alak tayo. Huwag tayong matakot, mga minamahal, na nangangamba, natatakot. Mga kapatid, pag nasa Diyos ka, naglilingkod ka sa Diyos, ginagawa mo ang kaluwan ng Diyos, meron kang tinatawag na pag-asa, mapalad na pag-asa. Kung ang daigdig na ito ay darating yung tinatawag na tribulation, kapigatian, yung tinatawag na kahirapan, pag sinabing tribulation, sama-sama na doon yung paghahari ng Antichrist at tatataka ng mga ng siksiksik sa noo o sa kanang kamay ang mga tao ang hindi sasamba sa larawan, sa hayop, ipapatay. Yun po yung tribulation. Before tribulation, rapture muna. Rapture before tribulation. Dahil sabi ng Biblia, we are not appointed unto the wrath, but unto salvation. Bakit mag-rapture? Sabi po ng Biblia, ang rapture ay, ang layunin ng rapture, they will remove from all distress. 2 Corinthians chapter 5, verse 2 and 4, or again, Philippians chapter 3, verse 21. Philippians muna tayo. Philippians chapter 3, verse 21. Basahin natin ang Philippians chapter 3, verse 21. Sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, praise the Lord. Mga minamahal, we shall change our vile body that may be passion like unto his glorious body according to the working whereby is able even to subdue all things unto himself. So mga minamahal, so ang sabi po ng Philippians 3.21 sa Tagalog, mga minamahal, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may papagpasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ang rapture po, mga minamahal, ang layunan ng rapture, they remove from all distress. Kapag nabubuhay ka sa daigdig na ito at papasok yung tribulation, mga minamahal, napakahirap nun. Kaya tayo po mga kapatid ng mga Kristiyano, before mangyari yung kahirapan na mangyayari, yung nakakatakot na mangyayari, kukunin ng Diyos ang church. Dahil ang pangako ng Diyos, mga minamahal, we are not appointed unto the wrath of God but unto salvation. Hindi tayo para sa kapahamakan kundi sa kaligtasan. Sabi na, they will remove from all distress. At ang sabi po ng banal na kasulatan, from all persecution and oppression. Revelation chapter 3 verse 10. Basahin natin ang Revelation chapter 3 verse 10. Sabi po ng banal na kasulatan, Revelation chapter 3 verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them and dwell upon the earth. Oh, sabi mo po na, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nanahan sa ibabaw ng lupa. So, ang layunin ng rapture, mga kapatid, sabi po ng Biblia, from all persecution and oppression. Another thing, sabi po ng Biblia, from the wrath to come, 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Sabi po ng Biblia,
and to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which deliver us from the wrath to come. Sa Tagalog, mga minamahal, at upang intayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga nagligtas sa atin mula sa galit na darating. So meron tinatawag na wrath. Pag sinabing wrath, galit na darating. Galit na darating. So mga minamahal, bago mangyari yun, ina-rapture ang church. Sabi nga ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, tayong mga Kristiyano, magpakainit, magpalamig-lamig, mag-attend, so, mag 3 times a week, bigyan natin ng panahon, ng pagdalo, pagsimba. Dahil pag mag-rapture, upang tayo kukunin ng Diyos, i-rapture tayo ng Diyos, pagkatapos ng rapture, sabi ng ating beloved pastor, magkaroon ng tataka ng 666. So yun po yung nakakatakot. Kaya po, pagkatapos na papasok yung tribulation, yung great tribulation, mga minamahal, talagang napakahirap na daranasin sa mga taong maiwan sa rapture. Kaya po tayo po, ang ating target, ang rapture. Tayo po ikukunin ng Diyos. Kung panalimbawa na ikay mamatay dahil kay matanda na o kukunin ka na ng malapit, pinagpahinga ka na ng Diyos. Mga minamahal, pagdating ng araw, pag mag-rapture, sabay-sabay din tayong lahat. Kung tayo po'y buhay na maradatan pa ng ating mahal na Panginoon. Kaya po walang lugi sa paglilingkod sa Diyos. Dito pa lang sa lupa, pinagpapala na tayo ng mahal na Panginoon. Pinapagaling ng ating karamdaman, pinago ng ating buhay, payapa ng ating puso at isipan. Wala tayong pangamba. At kung mag-rapture, kukunin tayo ng mahal na Panginoon. At kung halimbawa na tayo po'y bawian ng buhay, hindi pa mag-rapture, wala rin problema. Langit pa rin, mga minamahal. Kaya po ang layunin, mga minamahal, sabi ng mahal na banalakasulatan, ang rapture, mga minamahal, ulitin ko po, to deliver from wrath to come, from the great tribulation. So darating yung great tribulation. Kaya po ang tayo po mga Kristiyano magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, the hope that our Savior will soon return to take us out of the world, mga minamahal, to ever with the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, ang sabi ng 1 Thessalonica 4:17, to ever with the Lord, upang tayo po isa sa Panginoon. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall be we ever with the Lord. Tayo po isa sa Panginoon. Kaya nga, comfort one another with these words. Kaya po mga minamahal, mga aliwan tayo sa mga salitang ito. Ibig sabihin, merong blessed hope ang church, ang mga Kristiyano, yung rapture sa church. Pagkatapos ng rapture, papasok yung tribulation. Yun ang nakakatakot na bagay sa mga maiwan sa rapture. Kaya po, ang mga Kristiyano, magpakainit po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa mahal na Panginoon. Pagningasin natin ang ating paglilingkod, ang ating spiritual, ang selyo natin, ang banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan nating marandaman ang Holy Spirit. Kailangan, mga minamahal, na sa atin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya po, anong gagawin ng Kristiyano? Our attitude concerning to His coming, preparation. Mga minamahal, yung pong ating paghahanda. Sabi po ng Biblia, be prepared. Tayo po'y maghanda sa oras sa pagbalik ng mahal na Panginoon. At ang pangalawa, mga minamahal, patient waiting. Yung pong tinatawag na patient waiting, kasama yung pagtitiis. Yung kasama paglilingkod natin, sakrapisyo, ayaw natin ng kasalanan, ayaw natin makagkasala sa harap ng Diyos. Patient waiting, matyaga, pananalangin, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Blameless living. Yung blameless living, yung buhay natin walang kapintasan, sabagat ang church na kukunin ng Diyos,
perfect church, glorious church, without blemish, without wrinkle, without spot, walang kunot, walang buling, walang mancha, ang iglesyang irarapture ng Diyos. So blameless living, patient waiting, mga minamahal, joyful expectation. Tayo po'y magalak na darating ang mahal na Panginoon. Pag nagalak-galak, nagalak ka, wala ka, hindi ka makarandam ng tinatawag na panlulupaypay, panlalamig, paghihina sa pananampalataya. Mga minamahal, magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos dahil isa lang beses ang rapture. Mga minamahal, so tayo po ay prepare ourselves, prepare to meet the Lord, sabi nga ng Biblia. Amos chapter 4, verse 12, prepare to meet thy God. Maghanda po tayo sa pagsalubong sa ating mahal na Panginoon. So prepare to meet thy God, ihanda natin ang ating sarili, mga minamahal, sapagkat ang pagbabalik ng Diyos, hindi natin alam. Walang oras. Marami mga nagsabi na ganitong panahon, ganitong taon, iba't ibang mga pastor, mga evangelist, mga minamahal, nagsabi, nagpredict ng ganito-ganitong araw, hindi nangyari. Sabagay, sabi ng Biblia, walang nakakalam sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kahit ang mga anghel, walang nakakalam, mga minamahal. So tayo po'y pinapaghanda ng mahal na Panginoon. Nandito na yung mga signs o mga sinyales na malapit nang babalik ang Diyos. So we must prepare. Mga joyful expectation, patient waiting, blameless living, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, our preparation is necessary. Kinakailangan tayo po'y maganda. So sa oras na ito, mga minamahal, wala na tayong oras. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating mga pangailangan. Sa gabing ito, tayo po'y magkaisang dumulog sa ating mahal na Panginoon. Ano pong karamdaman, may problema man kayo, may karamdaman man kayo, walang imposible sa Diyos. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor, bukas ang langit sa ating mga dalangin. Sabi ng Biblia, huwag tayong mabahala sa anumang bagay, sabihin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. So manalangin po ang bawat isa sa gabing ito. Dagila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa gabing ito, narito po kami nagpapasalamat sa unang dalangin namin beloved honorable pastor, kami dumudulog sa trono ng biyaya. Muli kaming humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kaming lahat, O Diyos, at pagpalain mo kaming lahat sa gabing ito sa aming paglapit sa iyo. Ikiling mo yung pandinig at pagalingin mo lahat na may karamdaman sa mga kapatiran. Palakasin mo sila. Lutasin mo ang mga problema. Patatagin mo ang kalampanan ng palataya. And by the power of darkness, in Jesus' name, demons of sickness, cast out from them. Be healed and be blessed. In Jesus' name, amen. God bless you po, mga minamahal. Hanggang dito lamang po at ang Diyos po magpala sa ating lahat. We love you in the Lord. But our dearest Jesus loves you more. Good night and God bless.